Alam niyo ba kung saan at kailan naganap ang pinakamalagim na insidente ng sunog sa disco club sa Pilipinas na nagresulta sa pagkasawi ng may 160 katao na karamihan ay kabataan? Ito ang malagim na sinapit ng Ozone Disco at itinuturing sa ngayon na isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong Pilipinas. Panoorin ang testimonya ng isang survivor at ang mga kwentong nakakapanindig balahibo ng pagpaparamdam ng mga kabataang nasawi sa Ozone Disco. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, subscribe na! Ito ang misteryo. Hating gabi ng March 18, 1996, nang magliyab ang loob ng Ozone Disco Club sa Timog Avenue, Quezon City. Tinatayang mahigit 300 katao ang nasa loob ng establishmento nang maganap ang trahedya. Karamihan sa kanila ay mga kabataan na nagdiwang dahil sa pagtatapos ng klase habang ang iba naman ay nagtapos ng high school. Sinasabing dinagsa ng tao ang Ozone Disco dahil sa malaking discount na ipinagkaloob ng establishmento ng araw na yon. Lumilitaw sa investigasyon na ang sunog ay nilikha ng faulty electrical wiring. Mabilis na kumalat ang apoy at nabalot kaagad ng maitim na usok ang tinatayang 50 metrong sukat ng establishmento. Batay sa mga ulat, sinasabing walang fire exit ang disco house, ngunit pinabulaanan ito ng may-ari ng club. May mga pahayag din na hindi nagawang makalabas kaagad ng mga biktima dahil nilak ang pinto sa labas sa pag-aakala ng gwardiya na may nagaganap na karaniwang kaguluhan sa loob. May mga paniniwala rin na hindi nabuksan ang pinto ng club dahil sa lungat ang ginawang paghatak sa pinto ng mga nagpanik na biktima. Nang maapula ang apoy, tumambad sa mga bombero ang patong-patong na bangkay ng mga nasawi sa likod ng pintuan. Bukod sa tinatayang 160 katao na nasawi, hindi rin bababa sa 50 katao ang isunugod sa mga ospital dahil sa matinding sunog na tinamo sa kanilang katawan. Ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at may-ari ng establishmento ang kinasuhan sa naganap na trahedya. Ang naturang trahedya ang naging dahilan para ipag-utos ng lokal na pamahalaan na obligahin ang mga may-ari ng establishmento na wing door ang gamiting pinto sa kanilang gusali para mabubuksan ito paloob man o palabas ang hatak. Pagkalipas ng 14 taon mula na maganap ang trahedya, nananatiling bakante ang loteng kinatitirikan ng dating Ozone Disco Club. Isa si Sherilyn Bruan ang nakaligtas sa insidente. Sa ngayon ay nagtatrabaho sa isang TV station malapit sa dating lokasyon ng Ozone Disco. Sa kabila ng kanyang karanasan, sa ngayon tila isang normal na lugar na lamang para kay Sherilyn ang lugar na dating pwesto ng Ozone Disco sa tuwing mapapadaan siya dito. Ibinahagi niya na bago pa man naganap ang sunog, may sinyales na siyang nakita at naramdaman, ngunit ipinagwalang bahala niya lamang ito. Ayon sa kanya, namataan niyang may spark o parang may kumislap sa kisame malapit sa DJ's booth, malapit sa kusina at sa washroom. Sa una, inakala niyang paandar lamang ito ng Ozone Disco, yung parang special effect ba? Pero laking gulat niya nang mabilisang gumapang ang apoy patungo sa kisame ng dance floor. Sa kabila ng komosyon, marami pa rin ang nananatiling nakatayo at sumasayaw. Pero ang grupo ni Sherilyn, ang kanyang mga kaibigan at mga pinsan, ay kumilos nang makalabas sa Ozone Disco. Nawala na ang mga makukulay na ilaw sa loob ng mga tao. At napalitan na ng usok, apoy at sigawan ng mga tao.
Sa kabila ng takot at kawalan ng pag-asang makalabas, gumapang sa hallway palabas sa Sherilyn. Ngunit sa kanyang ginagapangan ay ang mga taong hindi rin niya alam kung patay na ba o buhay pa. Laking pasasalamat niya na makalabas siya sa nasusunog na gusali at nakisali sa mga taong pinapanood ang paglamon ng apoy sa Ozone Disco. Akala niya ay nakalabas siya ng walang sugat o ano. Pero nagulat na lamang siya nang punain ng mga tao ang kanyang suot. Bra na lamang ang natira sa kanyang pangitaas at malubhang nasunog ang kanyang mga braso at likod. Simula noon ay natakot na siyang pumasok sa mga sinihan at iba pang siradong mga lugar. Ipinagliliban din niya ang makisali sa malalaking kumpulan ng mga tao katulad ng concerts. Bumabalik din ang kanyang takot sa tuwing nakakarinig siya ng sirena sa ambulansya at bumbero. Pero sa ngayon, tuloy ang buhay para kay Sherilyn. Makalipas ng ilang taon, ang lugar ng Ozone Disco ay tinayuan na ng isang establishmentong kainan. Naburan na ang mga bakas ng nasunog na gusali, kaya akala ng lahat ay burado na rin ang mga misteryong nagaganap dito. Pero nagkakamali sila. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin nagpaparamdam ang mga kaluluwa ng mga taong huling sumayaw sa Ozone Disco. Sa ikalawang bahagi ng ating video tungkol sa Ozone Disco, pag-uusapan natin ang mga misteryo sa Ozone Disco. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kamisteryo. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.